Hi mga vlogs, it's Thursday afternoon. Ayan, punta tayo mag alas 5. Meron tayong tawag nito appointment sa ating reflexologist. Ayan, sa nagmamasahin ng paa. Ayan, alas 5 na. Mag-alas 5 na, mataas pa rin ang araw na ngayon, no? So that's good news for everybody here in Canada. Yun ang marami ng mga plano ang mga taga dito para sa camping and hike, walk. Yan yung mga activities ngayong spring and summer. Nako, wag lang may forest fire, no? Kasi wala masyadong snow nga this winter. Yan. Good morning. Punta tayo ng ano ng mekaniko, pa-checkin natin tong oil leak kasi makita ko ano na eh. Nilagay ko na yung mga Lucas 8TP205 which is tsaka Blue Devil. I think it's just getting worse, so it's not just a minor leak. Something might be serious, something like a crankshaft seal maybe. So punta tayo dun sa yung sa tapat nung dating trabaho namin. Pero na malungkot na balita yung may-ari na siya yung nag snowplow ng aming mga parking lot dun, eh passed away at 68 last October daw nung tumawag ako kagabi. Yan, so it's sad news. It's minus 13 right now, says on the outside. Yeah, it's a little bit cold, but I should be indoors pagdating natin dun. So andito tayo sa mekaniko natin at sa pagkakasabi nila is yung oil control valve, dun daw nanggagaling yung leak. Ewan ko saan banda yun, sa 05 CRV tsaka yun nga, at kailangan daw palitan. So may isang bolt daw dun na kung ano mahirap daw alisin, baka more of a labor intensive pagka papalitan, no? So pagka nakuha na nila yung part, ma-order nila yan, pwede nilang palitan today. Dito tayo sa tapat lang to ng dating opisina ng ating pinag nagtatrabuhan noon. So dito nga pala yung rito na pumanaw. So si Mike, bait yung tao, and ayun yung picture. Ating mekaniko tumawag na, so ang damage eh 603 sabi niya. So dati napagawa na rin wheel bearing halos 400 something, tapos ngayon 600, so 1,000. Nakalist siya ng 1,500 eh. Nakuha ng 1,300 yata yung kuha namin, o 1,200. Maganda na. Ayan mga vlogs, na-pick up natin yung kotse, yung CRB 2005. Inano nila yung ni-replace nila yung oil control solenoid, 217.84 yung part, tapos 140 yung labor. Tapos nung tinest drive down nila ulit, na kita nila ni yung crank seal may leak din doon, so 140 na naman yung labor, tapos $30 yung part. So 603 lahat, no?
GST, PST, gastos, tsaka peste. Ayan. 60381. Lahat-lahat. Tapos nung i-start ko na, yung exclamation mark, nandun. So, BSA, Vehicle Stability Assist, naka-on. So, most likely yung ABS sensor, hindi nila naibalik ng maayos. So, yun. Kailangan nilang i-reset. Ayan. Yung mga vlogs, nag na-fix na yung ano, oil leak, tapos siyempre yung mga oil na bawasan, so magdagdag na yun ng oil, konti lang. So chinek ko, yung level niya is nasa gitna nung between low and high, so konti lang. Ayan. Para lang nasa tamang level na. So yan, titignan natin, no. May 30 days tayong 30 o 60 days daw na kung may leak pa, balik natin. Yan, pag-usapan lang natin yung warningan ako sa YouTube. Oh my God! Dahil sa yung nag-ano ako ng mga shorts, co-collab, remix, green screen, yan. Tapos na kita nila na it's, they said it's against community policy, pero yung nangyari is una yung parang rooster na pinapasabong sa isang dal na rooster. Tapos so nagtaka ako, hindi naman nagsabi warning muna. So hindi ko na appeal dahil first time ko nagkaroon ng ganun, eh. So dinelete ko agad yung video. So mali pala yun, huwag niyong gagawin yun. Gawin niyo is i-appeal niyo kung alam niyo wala naman kayong yan yung guideline. So nangyari is, hindi ko na na-appeal. So nag-chat ako sa YouTube at ang sabi nila is just wait it out because it's a system generated. Tinanong ko kung ano yung mga sources kung paano ka ma-warningan, pero sabi nila is through their system generated. Hindi yung may nag-report ganyan sa system generated nila, no? Yung may ads, suitability sa mga advertisers kung feeling nila is yung it's against the community guidelines, kagaya ng sabong, like pinakita ko lang na it was a remix from another source. So, hindi ko na nakita uli yun kasi dinilit ko agad nung nakita kong na-warningan ako. Tapos, there's another one na Hero Saves Cat. Parang nasabi nila is animal abuse, parang ganun. Kasi parang nadadrown yung cat, tapos yung dog, sinave niya yung cat. It was also a remix from someone else's, right? So may mga nag-comment na why don't you put your camera down and save the damn cat. Damn, DAMB pa nga yun nalagay dun. So yung mga ibang comment naman is nafi-filter naman, pero kung punta kayo dun sa isang section na dun sa video analytics,
makikita nyo yung mga comment na hindi nyo makita pagka yung cellphone lang gamit nyo. I think, yeah, pagka computer ang gamit mo. Yan. So, you know, yung second warning ay na-appeal ko yung sa dog saves cat. And nag-grant naman agad na ano, they put it back. Tsaka so I didn't get a strike. Most likely mag-strike ako kung hindi ko in-appeal yun. So buti na lang in-appeal ko. So yun yung mga tip ko sa inyo no, na kailangan yung pagbutihan yung inyong isipin nyo muna na it's again kung nakakalabag kayo ng guideline. So it's good na i-appeal mo. So yun at YouTube is a good platform, right? Yung iba they're doing TikTok, Facebook Reels, ganyan. So it's long content. YouTube is good for long content sa ating mga Canadian vloggers dyan. So update ko lang yung channel is doing well for shorts and I'd like to do more long videos which helps out our community. Yeah, so just help us subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga darating na videos. And so yun lang muna at sana'y nagustuhan nyo at keep on vlogging.